at ang kanilang kaaliwan, ano, agawan man sila ng pag-aari, alam nila, meron silang, ano, meron silang pag-aari sa langit. Diba? Okay lang sa kanila, agawin sa kanila yun, sapagkat alam nila na ang kanilang pinasinaman, ano yun, pinagpupulan ng pananampalataya, hindi sila bibigurin. Sana, nakita natin, ano, itong pananampalatayang ito ay sana sumaatin, na sana tayo rin, tulad ng mga tao ito, ano, ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Huwag tayong gumaya dun sa sinasabing iba na kanilang kinalimutan at naluwag sa kanilang pananampalataya. Okay, sana tayo magpatuloy. Kapagkat hindi naman tayo dumanas nito. Sila dumanas nito eh. Kaya kami sulat sa kanila na huwag mo silang pagkakalimutan yung pagkakatipo. Tayo dapat hindi na sinasabihan ito. Kasi wala namang persecution na nagaganap sa akin. No? Persecution ba yun? Ayaw ka nang pumasok kasi itong Sunday na to kasi double pay naman eh. Ka nang magsimba, pumasok ka na lang. Persecution ba ito? O ganang siya? Ayaw ka nang pumunta sa ano, pagkakatipo kasi meron namang ano, magbibigay raw si mayor ngayon sa munisipyo. Ang ganang mga ano. No? Kaya tayo din ay pagtipo. No? O kaya birthday party ni kumari. No? O may mga kung ano-ano mga bagay na, na hindi naman talagang sapat na dahilan. No? Kung bakit ikaw ay liliban sa pagkakatipo. Ang kagandahan, no, ay pupurihin natin yung mga Iglesia ni Cristo noong 1940. Ang kagandahan sa kanila, no, kapag ikaw ay liliban, yung kanilang diakono, bibisitahin sila. Purihin natin sila doon. No, magaling yung sistema nga. Bibisitahin sila. Hindi upang pagalitan, ano? Hindi upang sitahin bakit sila lumiba, kundi tinatanong sila, kapatid, legitimate ba talaga yung pagka-absent mo? Di ba? Bakit ka lumiba? Anong dahilan bakit ka lumiba? Bakit kinalimutan mo ang pagkakatipo? Di ba? Tinatanong sila at inaalam ng diakono kung lihiti mo talaga o meron talagang sapat na dahilan kung bakit hindi sila nagkakapit. O kaya, pagkatapos ng mga alaman yung dahilan, inihimok sila na next Sunday, ano, pwede na naman ay ano, ay dumalo. Okay? So, bagat wala tayong pwedeng ikatuwiran na hindi tayo makadadalo eh. Sina, merong katuwiran eh. Meron silang dahilan kung bakit sila sinulatan yan. Naka natin yun? Meron silang dahilan bakit hindi sila nakadadalo. Ang iba sa kanila yung duduwag. Dahil pagkatapos kong dumalo, minsan adjus ka na dahil isisilabang ka na sa kursi. Diba? Ito ang nangyayari sa kanila. Kung bakit sila hindi nakakadalo. Okay, nakuha niyo? Kapatid, walang dahil. Magiging dahilan. Minsan nagiging dahilan eh. Kapurya, ano pa nga, kapag hinabang eh, no? Bakit hindi tayo dumadaan? So, tingnan po natin, no, yung sitwasyon nila at sitwasyon natin. At yung sitwasyon dun sa Saudi Arabia. Middle East, hindi lang sa Saudi. Middle East, ano? Kung bakit sila hindi nakapagtipo na o natutuwag sila dahil nga mayroong persecution. Dun sa panahon sa lugar nila, pero sa Pilipinas, wala. Kung sila man ay hindi nakapagtipon dito sa panahon ng mga ito, 68 AD, sila ay dumaranas ng mga persecution na pumipigil sa kanila upang sila ay huwag makadali. Okay? Naintindihan mo natin yun? So tayo walang dahilan. Pero, ang nakalulupot, walang dahilan dito para hindi ka umatay ng pagkakatipon, nakalulungkot, meron mga bakanting silya, hindi natin nakita sila. Okay, so, kung concern tayo sa kanila,
alam natin yung cellphone number, pwede naman natin i-text sila, alamin nila atin kung bakit sila wala ngayon. Okay? Kapagkat hindi pwedeng maging dahilan eh, yung sinadahilan nila, hindi kagaya ng mga ito. Okay, so naiintindihan nyo kung bakit sinasabihan sila niya, huwag nilang kakalimutan ang pagkakatipon, meron silang mabigat na dahilan. Okay? Sana hindi na sa atin pinaalala yan. Dahil wala naman talagang mabigat na dahilan para sa ating upang tayo'y huwag umatid. Hilaya lang tayo. Meron tayong constitutional right na sambahin ang Panginoon na walang pupusik sa atin dito sa Pilipinas. So, hindi pwedeng maging dahilan. Okay? So, sabi niya, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Huwag kita niya. Bakit may tendency na itakwil nila yung pagtitiwala nila sa ating Panginoon Kristo? Dahil dito sa atin, may tendency ba na itakwil natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo? Pero ba? Wala.